Yun mga kalapatids, nandito tayo ngayon sa Victoria Tarlac at susubukan natin interviewin na si Sir Joshua Balauro kung okay na ba sa kanya. Alamin natin mga kalapatids kung ma-interview natin siya ngayon. Good morning mga kalapatids at ayun nga, nandito tayo sa loob ni Sir Joshua Balauro at ayun nga, gaya ng promise ko sa inyo na i-interviewin natin siya pag nakapagpahinga na siya at ngayon pinaunlakan niya tayo para ma-interview natin siya mga kalapatids. Bago ko umpisan yung pag-interview sa kanya, gusto ko lang magpasalamat na Sir, maraming salamat at pinaunlakan mo ako sa pag-interview sa iyo. Ngayon Sir, para sa mga kalapatids natin, sir, sino nga ba si Sir Joshua Balauro? Ang ano namin, lock name namin is Pillbox Lock, yun ang pinaka ano namin. So ilang naman ng ano, simpleng ano lang, simpleng nag-iibon, tamang libang-libang lang. Sir, tanong ko lang, kailan po kayo, kailan at paano po kayo nakapasok sa pigeon industry? Sa totoo lang, pag-iibon, bata pa lang kami, nag-iibon na kami. Nag-introduce sa amin yun yung papa ko na dati nag-iibon simula pagkabata niya. Kaya nung ano, nalibang din kami, binilhan niya kami na isang pares na ibon hanggang sa nag-alaga kami. Pero nagsimula kami magkarera na 2020, yung nag-start yung pandemic. Nagsimula kami sa unang race namin is 2021. So yun, syempre bilang newbie, hindi agad pinalad. Hanggang sa nakakuha naman kami ng magandang sistema dahil doon sa mentor ko na taga Antipolo, si John Lester Obeña. Siya yung nagturo sa amin simula nung nag-race kami. Nung tinuruan niya ako ng sistema, doon pa lang medyo umayos na nagkaroon kami ng record card papano. Hindi man ganun kalaki pero naging masaya kami dun sa pinaka-record namin. Speaking of one sir, sistema. Di ba sir, may sistema ka na. Ngayon sir, ano yung mga... hindi naman lingit sa atin na sistema, pag may sistema ka is magcha-champion ka. Dapat may hawak ka din na maganda linyada. Ano naman yung mga linyada at kanino mo nakuha yung mga linyada, mga malulupit na gawit mo, sir? Yung mga linyada na ibon namin, halos halo-halo pa sa ngayon eh. Kasi ang target nga namin, kailangan namin mag-focus sa ilang pamilya lang. Kumbaga yun yung goal namin sa ngayon. Pero yung mga ibon namin halos, ang tumitingin talaga yung mentor ko, taga Antipolo. Pero ang una nagpa-champion sa amin, galing ng Bulacan, kay, kung kilala nyo si Aswang Bernardino, sa kanya galing yung ibon. Pero napanalo yun ng mentor ko sa raffle, tapos binigay niya sa amin yung ibon mismo. Hanggang sa Brinid namin, yun yung una nagbigay sa amin ng karangalan. Kasi ang mga ibon na hawak namin halo-halo, halimbawa, may pasok kami ng Arden, mga Bandenbrook. Tapos yung Aswang kasi ang pinaka-baseline niya, may pasok ng Arden, tapos Basra yung pinaka sa foundation namin talaga. Kasi yung iba, halos halo-halo na eh. Pwede bang malaman sir kung, sa kahaya ka naman sir, pwede bang malaman kung ano bang mas gusto mong lakuan? North ba sir o South at bakit? Ako kasi sa totoo lang, ngayon wala akong pinipili na kung North or South yung laban. Kasi ang ano namin ngayon, focus namin, kumbaga, naglilibang muna kami bilang newbie, syempre hindi pa namin kabisado lahat kung North or South. Pero kung papipiliin ako, mas maganda pa rin na South yung laban kasi una, malayo, maganda ang laban. Tapos, yan talaga magkakaubusan ng ibon, dyan mo makikita yung galing mismo. Kaya South ang pinakaano. Kumbaga sa ngayon, libang-libang muna eh. Pero kung talaga mamimili ako, South ang pinakaano na. Kasi sa Norte, medyo hirap pa kami sa Norte kasi halos yung ibon namin, pang South talaga siya. Ngayon sir, may kasabihan nga tayo yung climate change sir. Hindi na natin ma-determine kung smash ba o hard race ba o fair weather. Pero kung makakapili ka sa race na mangyayari, ano bang mas gusto mo sir? Hard race ba o fair weather at bakit? Para sa akin naman yung ano, siguro pipiliin ko yung smash kasi dyan mo rin makikita yung galing ng ibon. Kasi ang mga parang ang fair weather sa atin, ano lang yan eh. Parang normal lang, may trail naman siya, pero kapag smash kasi,
yan mo makikita na malakas ang ibon. Tsaka ang ibon kasi meron talagang pang smash, tsaka meron yung pang fair weather. Kumbaga sa fair weather may ibon na magagaling. Tapos yun na ano, opinion ko lang yun kasi naranasan namin yun. Okay. Yung ibon namin sinubukan namin, medyo okay naman sa fair weather. Tapos nung smash kasi, may time na smash south ang laban, sobrang lakas ng ulan. Halos sinabi ko na nga kay kuya ko na bukas na tayo mag-abang, sabi ko sa kanya. Kasi siyempre, hindi pa namin kabisado. Hanggang sa yun, medyo umayos naman, maganda ang nilabas kahit sa pinaka-smash. Kumbaga, sa weather kasi, pagalingan din ang ibon dyan eh. May mga ibon talaga na hindi natin masasabi, magaling sa fair weather. Pero sa smash, minsan, nahihirapan talaga sila. Kumbaga, yung ibon na nagdadala, kaya yun talaga ang pinaka-opinion ko dyan sa ano, smash. O yung fair weather lang siya. Sir, nabanggit mo na din na may ako na kayong na-achieve sa mga race nyo. Para sa'yo, sir, ano yung mga most memorable na achievement na nagawa nyo sa race at bakit, sir? Una-una sa akin yung ano, yung pinakaunang champion namin. Pero yung pagkaka-champion kasi namin na yun, ano siya eh, puro cut-off yung iba. Kumbaga, sa 5 laps, may 2 butas yata. Pero wala naman kasi nag-complete clocking hanggang last lap. So, ibig sabihin, medyo mahirap din yung race. Kumbaga, memorable sa akin yung kasi, yun yung unang karangalan na nakakaroon. Tsaka kung meron pa akong pipiliin na isa, yung ano yun, yung South. Kasi sa South, meron kaming ibon na nilalaban talaga. Pero ang naging problema, nagkasakit, naubos yung ibon namin ng South. Kaya ang ginawa namin, yung stock namin, sinubukan namin ilaro kasi wala kaming choice para lang may ilaro kami. May nilaro kaming 3 ng South. Ayun, medyo maganda naman yung nilabas. Sa 3 na yun, halos yung 2, napa-champion namin yung 2. Pareho pa silang off-color. Ayun. Kasi yung isang ibon doon, kalahi doon yung ibon na nag-champion sa amin sa North. Halos magsimula North, wala siyang, kumbaga hindi siya nag-clock kahit isang beses sa North. Kaya ang ginawa namin, nilipat namin ng South. Kabaliktaran naman ang nangyari yun. Memorable din siya kasi, simula training hanggang pinaka-last lap, hindi siya nagbigay ng kahit na cut-off. Meron siya mga buzzer beater na 700, laging ganun ang kadalasan na ano. Kumbaga, baliktad na nangyari eh. Hindi siya na-cut off ng South kahit rain. Yun ang ano namin sa achievements na. Ano yun, sir? Breed nyo po ba yun? O yung ibon na yun, breed namin. Yung ibon na yun, yung Paris na yung pinakamagulang niya, galing sa mentor namin. Pero yung napanalunan niya yun sa raffle mismo. Pero yung ibon, hindi ko naman siyempre eh. Hindi natin pwedeng i-deny basta-basta kung kanino nang galing yung ibon. So yung ibon na yung galing Pambulacan kay Sir Aswang Bernardino, kung nakikilala niyo siya. Yun ang pinakaginawa naming pundasyon. Pero ngayon meron naman na kaming ibang pundasyon. Siyempre, magpupundar na magpupundar kung kaya naman. Medyo kukuha ng maayos na ibon. Kasi kumbaga ngayon, pasimula pa lang talaga kami sa karere. Ine-enjoy pa lang namin na ang goal lang namin ngayon is makapagpa-uwi kami ng maayos. Di baling hindi pa ganun kaganda ang resulta, ang importante magiging masaya kami sa magiging resulta. Kumbaga, patas lang ang laro, wala yung kagaya ng mga dayaan na nangyayari, kaya nagkakaroon ng issue. Kasi ang gusto namin, kapag patas, di baling talo ka, at least nag-enjoy ka, yun ang pinakanda sa ibon talaga. Ngayon sir, gaano ba kaalaga para sa'yo ang breeding? Sa breeding, syempre, lagi ko rin pinapanood yan. Sabi nga nila, lahat nagsisimula sa breeding. Kapag palpak ka sa breeding, siyempre ang ilalabas dyan na ibon, palpak din talaga siya. Kaya ako nagiging maselan talaga ako sa breeding. Eh. Lalo na kahit na yung sa loaf management ko, kailangan kung anong oras. Pag sinabi ko kasing kailangan alas 6 na painom na to, gusto ko saktong alas 6 talaga. Ultimo, isang minutong nilalampas, hindi ko talaga pinapalampas siya. Pero siyempre may pagkakataon talaga na mahirap din na yan dahil nga syempre busy, di mo masikaso. Di mo maiwasan. Kaya yun ang hindi talaga natin maiwasan. Kaya breeding talaga number one. Lagi kong tinatanong yung mentor ko, sabi niya sa akin, na tanda mo kapag kailangan breeding pa lang, nagsisimula ka na maayos ng gagawin. Kasi hindi kayo lalaban niya, magsasayang ka lang ng oras kapag pangit yung nilabas, nagkakaroon ng reject. Kumbaga, kahit nasabihin mong swerte, tsamba, mahirap daling dyan. Ngayon sir, para sa mga newbie natin, ano naman may bibigay mong advice sa mga newbie natin na gustong pumasok dito sa pigeon industry? Isa ano naman sa mga newbie, ang payo ko lang, syempre, kailangan, maganda yung ibon na makukuha mo. Syempre, marami tayong ano dyan eh. Yung iba nag-iibon kasi hindi rin patas pagdating sa pagbibigay ng ibon.
Kaya kung kukuha kayo ng ibon, doon na siya lagi nananalo. Tapos, yung loft naman, kahit nasabihin natin na maliit ang kulungan na ginagamit nyo, as long as maayos yung pamamalakad ninyo, halimbawa, malinis ang kulungan, lagi talaga, kumbaga sa sistema, consistent ka doon, yun ang anin natin. Basta tatandaan nyo, magpundar kayo ng maayos na ibon, di baling may pressure siya at least, alam natin na ilalaban kayo. Tapos, yun lang naman ang may papayin namin eh. Kasi, ang ibon, nandyan lang yan. Darating yan yung marami ka rin makikilala sa pag-iibon. Parang kami, dati nga kaming Sir Derek, hindi ko na makakilala dati. Dahil sa pag-iibon, doon kami nagkakilala talaga. Tsaka dito sa Victoria, ilan lang kami na nag-iibon dati, ilan yung kakilala namin, hanggang sa ngayon, dumami kami ng dumami. Yun lang, kasi, di baling nag-iibon ka dito, sabi man ng iba na hindi nila maintindihan ang pag-iibon kasi isipin nila, ibon yan, ganito, laki ng kulungan mo. Pinagpagpinagawan mo yung ibon mo ng ganyang kalaking kulungan. Siyempre, ang isipin natin, siyempre yung hobby natin, doon tayo masaya. Kaya, yun lang naman ang may papayo ko sa kanila. At saka hanggang wala tayong tinatapakan na tao, sir, huwag dapat tayong pakilaman sa kwan natin, sa mga hobby natin. Dahil sila, hindi naman natin sila ginagakabyato. Dito tayo masaya, di ba? Kaya dapat, huwag na tayong pakilaman. Ganun lang yun. Ngayon, sir, speaking of love, ano bang naging idea mo buti nagpagawa ka ng ganito kagandang loft na masasabi ko siguro isa siya sa pinakamagandang loft dito sa Tarlac City? Ayun kasi nung una kaya ako nagpagawa nito. Una nagsasabi yung kapatid ko nga, yung utol ko, kasi siya ang umahawak ng ibon ngayon kahit na medyo busy at least kahit papaano naalagaan naman niya. Di baling medyo may palpak ng konti, syempre hindi natin may iwasan. Nagpagawa ko ng ganito kasi nung una nagsasabi siya na, Tol, magpapagawa muna ako ng maliit na kulungan sa likod. Sabi, ito ang tinatayuan ng loft namin ngayon. So ang sabi ko sa kanya, sige, tignan natin. Kapag nagkaroon ako ng extra pera, magpagawa tayo, sabi ko sa kanya. Hanggang sa yun, syempre, dahil nga ito yung hilig ko talaga simula pagkabata eh. Inintroduce sa amin ng papa ko. Kaya yung papa ko wala na magawa kung magpapagawa kami ng ganito kasi siya talaga yung nagpasimula nito na sa loft na ganito talaga. So ito kasi, kaya pinatayo ko rin yung ganito. May time talaga nung bata pa ako hanggang sa nag-college ako, nagkaroon ako ng sakit. So nung nagkasakit ako na yun, nagpabili ako ng ibon. Kumbaga yun din yung nagbawas ng, kumbaga relaxation natin pag nakikita mo yung ibon. Yun yung dumagdag ko bakit ako gumaling. Nung kaya sabi ko sa sarili ko, di baling gagastos ako, at least nakakatulong sa akin yung pag-iibon. Tsaka ito kasi, nilalayo tayo sa mga halimbawa, yung mga bisyo-bisyo na halimbawa, yung mga hindi naman magagandang gawain. Imbis na labas tayo ng labas, dito lang tayo sa kulungan, hawakan mo lang yung ibon mo, matatanggal na kagad yung stress mo. Kaya yun, sa log talaga ito, hindi ko naman in-expect na ganito siya kalaki. Pero, since nandito na yan, talagang pinatuloy ko na. Siyempre, alam mo naman eh, minsan ang gastos, at least, pagkatapos ito, mag-enjoy na lang tayo sa laro. Karera na lang, maintain na lang ng log. Tapos yung improve na lang natin yung sa ibon. Tsaka lagi lang natin tatandaan na ang magkakalaban dito yung ibon. Kaya yung ibang ano dyan, ano lang yan, kumbaga dadagdagan lang natin ng init, pero ibon talaga ang ano natin, magkakalaban. Magkakaibigan pa. Share dito talaga. Tropa-tropa tayo dyan lang. Ayun. Yung nga mga kalapatids, akala niya maliit lang tong loft na pinagawa niya. Dahil nung nag-uusap lang kami, sa by cellphone lang, sinesend ko lang yung kwan, hindi pala siya familiar dun sa sukat na sinasabi ko. So, nung nagagawa na, sinasabi niya, parang maliit. Pero nung dumating siya, nabigla siya. At ganun nga kalaki itong loft niya. Kaya nga nung nagsasabi siyang maliit, sabi ko malaki na. At nung dumating siya, ayun, nabigla siya sa kwan. Bali, yung mga kalapatids, kung di nyo naitatanong, siyang nagtiwala sa amin na magpagawa siya ng loft, na pinagkatiwalaan niya kami na i-manage namin tong loft na gagawin. At ayun, nagpapasalamat ako sir sa malaking binigay mong tiwala at nagawa namin tong loft mo na napakaganda. Yung mga kalapatids, bali itong loft na ito is sinuggest ko sa kanya kung paano yung style niya at nag-usap kami. At nag-approve naman siya. Kaya yun, yan, kasalanan ko pa yata bakit ganito lumitaw yung loft niya na napakaganda. Sir, ano naman masasabi mo? Kukunin ko na yung pagkakataon na ito, sir. Ano naman masasabi mo sa
loop mo ngayon, sir? Satisfied ka ba? Happy ka ba? O ano, sir? Satisfied ako. Ito talaga yung pinaka... Kasi ako maselan talaga ako sa ano eh. Kahit na yung bang konting diferensya, gusto ko maayos siya. Kasi hindi naman sa ano, tatandaan natin, total gagastos na rin tayo, syempre, yung sulit na rin. Tsaka itong mga gumawa ng box, si Sir Anthony, Benedict, si, Benedict, sir, Benedict, sir, Benedict. Sir Benedict, tapos yung nag-manage ng loft, nag-design si Sir Derek, tapos yung si Kuya Soy, si BBM. Kung silang tatanta namang kat hindi lumalabas ang katotohanan! Gumagalaw ngayon kahit yung bakuran halos. Sobrang sipag ng mga gumagawa dito, ayun, satisfied talaga. Tsaka tandaan natin, pag gagastos ka talaga, tandaan pulido lagi. Di baling gumastos ka at least, ang ending nun, magiging masaya ka sa kinalabasan ng mga ipapagawa ko. Hindi yung nagpagawa ka na pagkatapos nagmumukha ka pa. Pangit yung nagpagawa ka, ipaparefer mo lang. Yun ang ending mo, hindi ka masaya, ipaparefer mo. Tapos yun, sir, bago natin tapusin tong video to, kukunin ko na yung pagkakataon na magpapasalamat ako sa ulitin ko. Maraming salamat, sir, sa pagtitiwala mo sa amin at pinagawa mo yung loob mo sa amin. Ngayon, sir, baka may mga gusto kang i-shoutout, mga kaibigan, kapatid, relatives na nagpapa-shoutout sa'yo. I-shoutout mo na lahat, sir. Todo mo na. Siyempre, unang-unang shoutout doon sa mama at sa papa ko. Yung gastos nito, ano na lang, tago na lang natin, mahirap mapagalitan. Tapos, siyempre, ang shoutout sa Team Victoria, yung mga taga-Victoria na nag-iibon dito. Anytime, pwede kayong magpunta. Open naman dito sa loob. May libre pa kayong merienda. Tapos, yung Team Pa-Champion, mga tropa na party ng Victoria. At syempre, shoutout din dun sa mentor ko, taga Antipolo, si John Lester Obeña. Tapos, yung tropa din namin dun na Seaman. Nasa Antipolo din siya, may bahay sa Pampanga. Si Christian Jasper Kasaklap. Yun lang yung mga... Kung may nakalimutan ako, si Sir Derek na bahala mag-shoutout. Ayun, maraming salamat. Special mention po kay Bubble Joe, kay Sir JB Balaron, at kay Sir Marvin Sagon sa pag-antabay sa amin dito nung wala pa po si Sir Joshua. At maraming salamat. At maski wala si Sir Joshua, nandito kayo para antabayan ng kami. Ayun, mga kalapatids, nakita nyo na ang poging may-ari ng yayamanin na loob dito sa Tarlac City. Walang iba kundi si Sir Joshua Balaro. Okay, mga kalapatid, sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe, like, and share Bryo Loob Official and hit the notification bell para lagi kayong updated sa akin channel. Okay, mga kalapatid, wala ka nang ibang sasabihin, Sir Joshua? Wow, thank you sa gumawa ng loob. Patapos na. Ayun, mga kalapatid. Okay, mga kalapatid, at pag nagka-budget ulit, itutuloy natin kung yun sa ilalim niya. Malalaman nyo kung gaano kaganda naman yun nasa ilalim niya, mga kalapatids. Okay, mga kalapatids, bye! I can fly.